Yeah. Welcome back to my YouTube channel. And syempre ako pala si Jericho de los Santos, ang first timer messman. At syempre itong topic na to ay about sa malakas na alon. Ano nga ba ang ginagawa ng isang messman para ma-safety ang lahat ng mga gamit sa mga galis, sa mess, sa ship office, sa mga table, sa mga bagay na mga pang setup ng mga settings na lamang nito, guys. Tignan nyo na lamang sa aking back. Ayan. Ginawa ko pa rin tong topic dahil nga gusto ko i-share sa inyo, guys. Gusto ko malaman ninyo kung ano ba talaga ang nangyayari kapag maalon dito. Talagang nandiyan yung pag first timer ka, syempre nandiyan yung mahihilo ka, masusuka ka 10 times. So ayun ang ating pag-uusapan ngayong today. This is my video. So syempre kung bago ka sa aking YouTube channel at para masabayan mo yung mga ginagawa kong about sa messman, syempre click mo na yung profile na yan. Ano ang trabaho ng messman? Diyan sa propane, diyan ang aking mga video sa mga ginagawa kong trabaho. Syempre. Syempre dahil nga first timer ako, guys. Gusto ko ulit i-share yan. Yung alon, yung lakas sa kwarto, sa gali, sa crewmen, sa mga ginagawa mo. Paano ka ba nagiging attentive sa ginagawa mo? Syempre dahil malakas nga. Kailangan ba talaga gagawin mo ba dapat agad yung trabaho kung malakas yung alon? Yan, katulad na lamang nito, guys. Yan, wait lang, kailangan ko humawa kasi nga umalon talaga ang lakas, sobra. Yan yung experience ko ngayon, maalon talaga, may hilo na nga ako eh. Yan, syempre dahil yan kailangan ko i-continue to, syempre kahit maalon. Yan, okay. Yan guys. Makikita niyo sa may back ko yung aking uniform. Ayan. See. All right. Yan. Ayan. Yan. Off. Wait. Ayan, guys, malakas talaga. Ayan. Ayan. Wait. Ayan, yung cellphone ko kasi nakatali, kaya talagang yung handle nakatali ito, kaya talagang alam ko malalaglag ito kapag hindi ko tinali. Kaya yung video na to, yung cellphone ko nga, hindi basta-basta malalaglag kasi nakatali siya. Ayan. Tutuloy ko na ulit. Kapag ang mga naka-table settings ka sa crewmess, kailangan na talaga itong i-pull out yung baso. Yan. Yung mga babasagin na mga condiments, pull out na ito sa table. Yan, makikita niyo siya, guys. Mayroong papaikot dyan na tinataas yung table na nakaharang, may mga harang. Yan. Ayan, makikita niyo siya, guys. Ganyan ginagawa yung para ma-safety yung mga plates kung magpwedeng ipailagay, kung maglalagay ito sa table para magamit, syempre kasi nga kahit umaalon kumakain pa rin talaga ang ating mga officers na pinag-isilbihan natin. Ayun nga, guys, dahil nga sa experience kong maalon talaga, lahat ng upuan ay tumataob, lahat ng mga basurahan, lahat ng mga na hindi pa naka-safety kasi nga biglaan talagang
tumataob. Nakakapagod talaga. Talagang kailangan bago pa lang talaga nagiging nandoon para maalis magad doon sa mga tumataob. Ang dami na rin nabasag ng mga pinggan, plato, guys. Kaya sinishare ko ito, paano ba talaga i-preferred yung mga safety yung mga plates. Tapos parang may tela dyan, kung ano yung tela na yon na kulay black, na para hindi madumulas yung mga gamit. Yeah. Kasi syempre may mga sugar, may mga thermos, may mga kettle, dun kung saan nagluto ng coffee. Yan. Siyempre gaganon talaga siya, guys, kapag maalon na maalon. Yung lagay ng mga plato, yung ref, yung laman ng ref ay gumagano-ganon. Kaya mayroon talagang tali ito. Ayan. Based to sa aking experience na nandito ako ngayon, ay sobra talagang matrabaho. Matrabaho po talaga kapag maalon. Marami kang dampot, balik, dampot, balik. Kaya talaga, kailangan prepared ka lagi sa ganyan. Siyempre, kailangan safety ka. But, para hindi ka mauntog, kailangan lagi ka na umahawak. Lalo kung pang first timer ka, guys, siyempre may hilo ka talaga. Ako first timer talaga ako, sobra akong nahilo. Lahat ng nayata ang sinuka ko na, lahat yata hindi ko alam yung gagawin ko. Pero dahil nga dahil trabaho, may pangarap ako, ayoko umuwi dahil nga gusto ko tapusin yung kontrata ko talaga. So kailangan talaga pag nahilo ka, lumaban lang, tapos huwag ka malikot, stipod ka lang muna. Siguro bago ka mahilo, nakakain ka na nito, kasi maisusuka mo talaga basta lahat ng parang ramdam mo yung sakit. Siyempre kailangan talaga magpaalam ka kung kailangan umupo para hindi ka talaga totally mahimatay, kasi nakakahimatay po talaga kapag suka ka ng suka tapos trabaho ka ng trabaho. Kailangan talaga, guys, naka-safety ka. Lagi mo iisipin na safety first. Yan. At tuloy niya, malakas na talaga siya. Naka-angkorahe lang yan, kahit nasa at sea, ay malakas pa rin po talaga. Makikita niyo dyan, guys, yung mga tumataob. Yan. Yung mga nakataob ng mga gamit. Ayan. Ayan. Siyempre dahil ginawa ko itong video na, ayan, ginawa ko itong video nyo para at least meron na kayong alam kung paano ba mag-safety ng gamit. Ayan, mga pinggan, lahat na pang ginagamit natin sa galing settings. And pasensya na, guys, kaya talagang umaalon talaga nito. Kaya ninaalalayan ko yung sarili ko. Baka tumaob ako dito. Ayan, syempre. Sa mga vlog na pinapanood nyo, marami na akong nagawa dyan. Panoorin nyo na lang dito, guys, sa topic na mga sumusunod dyan sa aking profile. Ano ang trabaho na? Mas na sa cargo barko. Ayan. And syempre, guys, lagi kayong mag-iingat kapag nandito na kayo. Syempre, pag first time talaga, hindi rin kayo masyadong makakatulog dahil na maalon sa kwarto nyo. Tapos sasakit yung ulo ninyo, magdala na kayo ng mga extra gamot. Extra sakit ng katawan, basta lagi na kayo mag-prepared dyan. Sa dahil nga first timer tayo, kailangan talaga na mag-ingat. Siyempre, napaka-importante nito, lalo na kapag maalon. Siyempre, no, kailangan talaga, guys, para hindi mabasag din yung mga gamit mo, kailangan ito ay nasa cabinet na ito yung mga importanteng babasagin
ang ginagamit kasi dito guys kapag pag nag-table settings na kapag maalon yung mga plastic na baso. Yan. Tapos yung mga bottles of water ay parang tinataob to, nakataob na lang ito sa hindi gumugulong kasi gumugulong po kasi talaga. So kailangan at isang corner lang yung mga bottle para kapag hingin sa inyo ng officers ay maaari mo lang ito ibigay na sa kanya kasi nga alam niya rin naman talaga na maaron katulad nito. Ayan guys, yung mga video na yan na nandiyan. Yan, tapos yung mga video na akong abot sa mga gusto mong hanapin, nandiyan guys. Yun lumalabas sa screen na yan. Yan yung mga content na nagawa ko about Messman. Siyempre guys, kung gusto nyo pa na malaman yung aking trabaho at siyempre para maging update ka sa mga videos na ina-upload ko bilang isang Messman at para malaman mo kung ano talaga ang trabaho dito, don't forget subscribe my YouTube channel para lagi kang updated, para laging malaman, para may mga techniques ka na gagawin sa pagsampa mo or kung ano ba talaga ang trabaho dito, kung naghahanap pala ng video dyan, panoorin mo na yung mga videos ko na about sa Messman dahil napaka-importante talaga dito. Dahil dyan, ito yung topic ko at sa mga nanonood nito ay maraming salamat. Kaya kung may mga comment kayo guys, leave comment below para maging ma-update ko kayo kung may mga katanungan kayo syempre. I am Jericho De Los Santos, ang first timer Messman. See ya!